mga kaibigan, nandito na naman po ako sa kusina at tayo po ay magluluto po ng picadillo na sarili ko pong version. So, ito na po ang aking mga ricado. Andyan po yung 1/4 na ground beef. Siyempre, andyan yung garlic, onion, 1 cup na tomato dice. Pwede rin po kayong gumamit ng fresh tomato. Andyan po yung resin, olive oil na wala pong buto, at 2 small na carrots. Ayan, na-slice ko na siya. And 2 small na potato, 1 cup. 1 cup din po na green peas, yung nasa dilata po. At syempre, nandyan po yung paminta at asin. Yung tomato dice po na gagamitin ko ay galing po sa dilata. So, pwede naman po kayong gumamit ng sariwang tomato. So, tayo po ay mag-gigsa na. Mag-uumpisa na po tayo. So, mainit na po yung kalan. Gagamit po tayo ngayon ng olive oil. Kung wala po kayong olive oil, pwede naman po yung mantika. Yung cooking oil. Ayan. Mga 2 kutsara po, o kaya tantsahin na lang ninyo kung ilan po yung ilalagay nyo. So, ilalagay na natin yung bawang. Ilalagay na po natin yung giniling na baka. So, lagay na natin po yung tomato dice. Tapos, lagyan po natin siya ng 1 cup na water. Yan. Pakuluan natin siya ng 10 to 12 minutes. Pero kung wala po kayong, pwede rin yung lagyan po ng beef cubes o kaya yung beef broth po o kaya tubig. Nasa sa inyo na po yun. Check na natin. So, ilagay na natin po yung raisin. Lagyan natin ng eggs. Ilang piraso lang. Ilagay na natin yung carrots. Ilagay na rin po natin yung patatas. Oh, daming gulay. Sarap po yun. Marami siyang sahog na gulay. Lagyan natin siya ng black pepper. And
some salt. So, pakuluan po natin siya ng 10 minutes. So, ilagay ko natin yung green peas na 1 cup. So, pakuluan po natin siya another 5 minutes. So, i-check na natin guys yung ating picadillo. Ano naman. At tikman po natin kung ano po yung lasa. Super yummy. Super sarap. Guys, kayo na lang po ang bahalang magtimpla kung ano po yung timpla ninyo. Tansahin na lang ninyo kung matabang o maalat. Sa akin po ay tama lang. Kayo po ay magsasandok na. Sasandok na po tayo. Ayan. Ito na po guys, yung ating picadillo. Filipino picadillo version ating ginawa po. Sariling version ko lang po ito. Pero i-try nyo rin po para malaman nyo, pero para sa akin po ay napakasarap po. Salamat po, sana may natutunan po kayo sa aking luto ngayon. Madali lang po siyang sundan at masarap po ang lasa. So, kakain na po tayo. Ay, siya nga pala, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na rin po kayo at pindutin po ang notification ng aking subscriber. Para kung may bago po akong upload, ay mayroon po kayong matatanggap na notification mula sa akin po. So, tayo po ay magsasandok lang po ng kanin at tayo po ay kakain na. Ayan, kakain po tayo ha. Nagutom na. Late na yung dinner. Ang dami no. So, ang kainin po natin yung olives. Yan. Malinam-nam. Gusto ko sanang magkamay, kaya lang ang init pa ng kanin, tsaka yung ulam. Sarap po ng lasa. I-try nyo rin po itong aking niluto po ngayon, guys. Para may iba naman po kayong putahe. Simple lang naman lutuin eh. Madali lang. Ayan o, tignan nyo. Malapit ko na pong maubos. So, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. God bless us all. See you next time.